Sila the usual combination, the Diggy and the Kimi, para sa side ng Signal Ultra. Alam mo, never ko in-expect na darating tong araw to sa Pilipinas eh. Kasi sa Thailand, laging binaban si Diggy. Pero nakita naman natin, for the longest time, they didn't see Diggy as this hero na kailangan mo iban. Sa ano, nung nagkakasako sa mga ibang ano tournaments, so like sa Middle East, mga ganong, Diggy's first band talaga. Hindi pa uso nun dito. Nag-iba eh. Sabi ko, kakaiba yung meta dito. There you go, kansya. Your team diba? Yan ang ano nila talaga, ang band nila. They don't want to play against Kaja. If hindi natin gagamitin, let's go ahead, band. Okay. And napansin ko aside dyan is yung strong point dito ng brand is the double tank setup. Mm-hmm. They always go for the double tank setup. Oh, okay. Medyo ano yun ah. Nagpakita lang, pinakita kinilig, lang. Kinilig ang mga tao, mga kaibigan, bagong-bagong hero. Pero ito, again, Cho, kapag hindi binan, it's automatically gonna be first pick by any team. Brand A-Pro, meron sila dito, star player for the longest time, yung ating Cho player na si Yelly Hayes. Ayan, alam naman natin yan eh. Pagka Cho, Matic, Yelly Hayes. Oo. Para naman sa first two pick ng Signal Ultra Warriors. Grok is open. Pwede lang kunin yun. They can go for a Grok. Kahapon open yung Grok, pero they don't really ano use it. There you go. Parang nakapanood ko na rin ito kahapon. Ah. Grabe ha? Nag-agawan sila ng draft dito. Oh, ah. Usually baliktad din eh. Signal Ultra Warriors yung kumukuha ng first pick. Well, first pick kasi yung Bren. Pero usually yung Franco Akai, Bren ang nagpa-prioritize niyan. Right now, Signal Ultra Warriors, again, they're expanding their hero pools. Kinukuha na nila yung Franco and iko-combo nila yan with Akai. They've already shown the two tanks here and Bren E-Pro, they can get a tank of their own. Pero pwede rin kasing fighter to. Pero with the Leo Mord na pinapakita nila, it's gonna be likely na tank nga yung show natin. Oo, eto na. Leo Mord and third pick para sa side. Oh, open pa si Lunox ha? Yeah. Open pa si Lunox. I think you go for a mage here. Oh, okay, Grok. Double tank agad for the first place. Ayaw nilang maipit ng tanks kasi yun yung nangyari sa kanila against Suwa Execration Punishers. Nawalan, naubusan sila ng tank pagdating ng second phase. That's the problem na usually kasi kapag blue team ka, sobrang greedy mo pumik ng mga priority picks. Selena. Nakakalimutan mo yung tanks. Ito, Signal Ultra Warriors, ang pagbabalik ng Selena ni Few. Napansin ko, palitan ng assassin ng pick ng Signal Ultra Warriors, it's either Selena or Hayabusa. Mm-hmm. Doon nila nilalaro eh, yung assassin picks nila. Yeah. So, I think for Signal Ultra Warriors, you just ban out the Gwyn. Talagang gustong-gusto ng Bren E-Pro yun whenever there's a Selena. Kasi we've talked about how the matchup goes. Mm-hmm. Paunahan sila magharapan sa isa't isa. And usually, yung information control, may superiority si Selena doon. Pero yung burst damage kasi, mas madaling i-execute for the Gwynville. Tama, lalo't paigot-igot lang. Pero ito, last ban, Esme. Inaalisan na nila ng mage. Yeah. Inaalisan na nilang mage itong Signal Ultra Warriors. Kung kami inalisan mo ng tank, mage naman ang aalisin namin. They know kasi, that's the thing about understanding how the players work around certain teams. Like for example, Signal Ultra Warriors. Alam mo na si Few yung magsiselina. It's not gonna be Desanya. So kailangan mo na natanggalin yung mga heroes ni Desanya rito. Yung mga kanyang comfort picks, kumbaga. Exactly. Ipitin na habang hindi pa napipick. Fourth pick naman para sa side ng Signal Ultra Warriors. I think Kadita. Magkamukha itong dalawang to yung Kadita. Ipinick nila kasi most likely wala rin mage nung Bren E-Pro as of now. So pag nakapag Hurricane Trance, Breath of the Ocean lang pang counter, tatalon lang si Akai. That's already auto-cancel. Which is napanood naman natin sa ibang ano, di ba? Sa ibang tournament. Oh. Tsaka yung disruption talaga, yung capability ni Kadita to disrupt your certain T5. Pero ito, Vexana is being selected here by Bren E-Pro. Tingnan natin kung ipipick nila alongside Akari staple marksman pick lang for Bren. Ito, Gushon. Okay. Gushon, pwede. Tinutok lang. Tinutok lang. Ano lang, inispatan lang. Inispatan. Ganyan yung Bren eh. No? Ipapakita lang ng bahagya. And the last pick. Your team is picking. Tingin ko ano to eh. Tingin ko Johed to eh. Hindi, Marksman. Aldous. Uy! Ito yung sinasabi mo kanina, diba? Yung Aldous ni Yaku. Oh, nilabas kahapon yan. Yung Aldous, tingnan natin kung itutuloy pa rin ang Aldous nila ngayon kung magtutuloy-tuloy. Well, naging affected naman yesterday yon yung kanyang Aldous. That is, I think that's second game, yes. Second game with a combination of Selena. Yep. Tingnan natin kung magiging effective pa rin to. This is ano this is interesting. You picked a Gushion against Akadita. Usually, you don't want to do that. Kasi si Gushion, ang gusto niya, pag nakita niya yung target, talo na niya, burst niya agad. You can't really do that against this kind of lineup. May Franco, may Akai, and may Kadita. Si Kadita, again, we've talked about how disruptive the Breath of the Ocean is, and conflicting yon sa gustong gawin ni Gushion. So it's very, you know, just confidence from Bren E-Pro na, Eugene,
Gushun ka na. Last mag-gushun eh. Last mag. So anyway, lineup wise. Pag-usapan natin lang. Kanino ka dyan? In terms of proper execution, I would give this one out to Signal Ultra Warriors. Even though there's a carry on the side of Brent Ebro. Ayan. Ituloy na natin ang napaka haba natin pagpapahinga dito. Medyo na, ano ah, medyo namintisan natin daw. Eto. Oy! That's a good reset. Uh-huh. Para sa ating blue buff dito. Actually, yung ano, nakalimutan natin yan. Tinanong mo kanina kung gagawin ba ng Brent Ebro yung pag-invade. And they did so. Apat yung dinala nila against Signal Ultra Warriors, pero this is the power of Franco. You can reset the buffs. Eto na. Level 3 na to, ha. Level 3 na to. Etong si CPU. Boom! Bumato na dito. Bisa laro mo ko hindi ata magkoconnect. Oh, nahilo. Nahilo yung catapult. Tinamaan yung kanan natin. Ayan, tama nga. Rotate na. Usual, babalik na naman sa bottom lane na ang Selena dito. And yeah. Online na ang kanilang kanya-kanyang crab coins. And I really like this movement from Pew. Usually, yung Selena mo, he invades yung crab coin na most likely to take ng kalaban mo. Pero he understands na may Franco kasi sa lineup nila. So, kinukuha niya na lang yung kaya niyang kunin sa side nila. Kasi kung ginawa niya, nagpinunta niya yung crab coin sa may top lane. Yes, pwedeng hindi na ko negosyo yun. Pero yung crab coin, baka makuha ni Coco sa baba. Eto na, palabas na ang first turtle of the game. Eh. Oh! Uy, eto ako. Uy, dapat hindi nireset, pero patay pa rin yan. Ayan. Kinuha lang. Binners naman pala. Ito, counter niche na pinapakita ng buong Aro? Barangay. Apat to mga sir. Talon na dito. Nasa ng follow-up damage. Makukuha ng paata sila dito ng crack. There go. Kala ko first blood. That's a second death para sa ating bakbakan. Ito na. Susubukan nila mag-contest dito. Spacing coming from Rebo. Tamang tansyahan lang ulit. May suntukan sa middle lane. Leomord versus Aljus. Ayan na. One-on-one with the great one. Kanya-kanya. Oy! Ito na! Boom! Barangay na naman! Dilabas! Tamang takbo lang. Alam na nila na ako, ginamit ng sprint. So, pwede na natin gawin itong turtle na to. Have faith sa ano sa Abisa laro niya. No? Oy, wala yung Leomord. For Signal Ultra Warriors, it's go time. Pasok nila. They want to contest this. The problem is, hindi pa level 4 yung Akai. Pero, can they do it? Hindi. Na-retribution ni Yuji. Ito na yung Breath of the Ocean. EJ, muntik na mamatay. Magic Worship, it's not enough. Gonna be enough to take him down. Napatay ni Gushon si Kanita. Ito na, focus par. Gusto pa nila sundan ang nauna. Way of the Dragon. Alihop combination. That's a double kill coming from this Gushon. Kita mo naman yung ano doon. Talagang timing na timing. Nakakuha na nila yung turtle. Nakakuha pa ng dalawang hero. And another objective pa. Yeah, that's a good objective para sa side ng Brent Ebro. And again, this is not how you want to play the Selena early game. No? Nakita na ng Brent Ebro, the Selena didn't want to contest. Si Kadita lang yung tumalon doon for Signal Ultra Warriors. And si Gushon, problema niya si Kadita kapag may Breath of the Ocean. Pero once nagamit na yon, sige tara, papatungan kita ng Blades. Yun ang sinasabi natin. Ito na, tamang rotation. And right after nila na gawin yung top, gagawin naman nila yung bottom lane. Nakita mo yung kahapon nila, laro nila yung objective, yung gaming talaga nila. Mm-hmm. Buong barangay, pinofocus nila. Sabay rorotate lang yung fighter nila going on the top to sustain or tama clear waves lang. Same style ng ginagamit nila which naging effective siya kahapon. And now, pinapakita ulit nila. Oy! Muntikan din naman dito. Tamang kagat dito. Hold coming from boom barangay na Signal Ultra Warriors now. Cho will go down. That's a good one. There's just too many objectives here for Brent Ebro. Even though you got a kill for Signal Ultra Warriors sa may bottom lane, may dalawa kagad na nagtutulak ng tore sa may middle lane. Again, we've talked about how Brent Ebro, they never fall short on objectives. Laging may trade-off sila na uuwa. Ayun ang sinasabi natin. Pero gusto ko yung ano ha, nakita mo yung naghihingal ng tore, nagamit na. Grabe, muntik na. Nagamit na yung Hurricane Dance dito just to show out this ano. This wave ng ano ng creeps. May tinabara ba ng panas si ano si Pew? Yung catapult. Ah, yung catapult kanina. Eh mukhang wala na yung sakit ng Brent Ebro. May vaccine na sila against the Selena. Nakapagbakuna na. May libre bakuna din kasi. 2,000 na yung lamang. Actually, 1.5 lang naman yung lamang ng Brent Ebro. Pero you're starting to see how they understand this matchup. They now know how to play against Selena. Pero ito, nahuli ng pana. Si Grok natin, kinagat ni Eson. Pero hindi pa rin namatay si EJ. And ito na, si Papa Yuji. Uy, flicker out. Uy, hinabol! Yelly Haze! Naku po, mapapatay niya pa yung Franco. Pero aabutan siya ni Dirito. At Selena taking down that show. Pero Ribo, he doesn't want to stay against Signal Ultra Warriors. Remember, carry lamang siya. And naka-focus fire na naman dito. Ito na ang padala. Oop, stop. That's a good discipline. Pinakita niya. Pwede kuha ko yung ginawa ko yun. Mabahala ka dyan. Pero, kaya siya, kaya siya pro player, tayo caster lang. Yeah. Kita niyo yung discipline, di ba? Alam niya yung pulado, well, one hit na lang din naman yun. Sabay, most likely, hindi pa cooldown yung sprint niya. Possible.
sobrang possible. Ano, sobrang agang endless battle ito for Yahoo on the Ajusin. Interestingly enough, si Coco pala dito ano, naka high end rise. So talagang isolate yung gagawin nila dito, pinatinamaan ng pana si Papa Yuji. Pero remember, that's a Goshen. Medyo mahirap lapitan yan. Oh, medyo mahirap lapitan. Ito na, they have the vision. Oops. Dito, itutuloy ba nila to? Wild charge na coming from this drop pa natin. Crack, sabay out na muna ang kanilang kandidata dito. What to contest? Shove out. Hurricane Dance na gamit na alam na nila. Oh, Abyssal Arrow, binitaw na rin. Oh, way of the dragon. Medyo naligaw kanan lugar. Patay na po. Na napakabilis dito ang Selena. Munti ka lang. Ang galing umilaga. Oo. Napag-arala na. Uy, pag... up. Grabe, ang daming tao doon. Wala siyang tinamaan. Iisa, patayun lang gam. And Yael Haze gets the catch against the Selena. Few getting punished there by Bren E. Pro. And it immediately transitions to objectives. To objective. Turtle kagad ginakuha ng Bren. Turtle kagad yun. And another core item para sa side ng Bren E. Pro. Blade of Despair na po. Si Coco ang Leomord. Naka-Blade of Despair. Natingnan natin kung mag-iiba ang takbo dito ng galawan. And right after nila, usual mode nila pinapakita, right after nila makuha ang Turtle, pupush nila, kukuha sila ng isang Torres sa side or pinakamalapit sa side ng Turtle. Kanina ginawa nila sa top lane yun, which is naging effective, inulit lang nila dito sa bottom. Yep. Ito ha, nakakatakot itong pusing na Ultra Warrior. Starting to get to the point na nawawala na yung power spike ni Selena. She is starting to fall off right now. And remember, may pick-off capability pa rin naman yung Signal Ultra Wires, pero there's a carry farming on Brand April side. Pero ito, sabi ni Yako, sige, ano, ako na muna bahala sa late game. Bigyan nyo lang ako ng space, and nagagawin ko yung trabaho ko. Tatrabahuhin ko to. Oop! Tamang abisa laro na naman. Vision, tinan nyo, consistent to. Tuloy-tuloy pa rin paggamit ng mga kanilang mga skill just to get the vision or information kung nasan ang tropang Brand. Ito. Gusto nila yung contest. Ayan na, Abyssal Arrow, tinamaan na naman Gushan, pero nasa masyado bako. Odi! All luck! Coming from Akai! Di! Namatay si D. Sino pa susundan? Focus fire na naman dito. Pinapasok na ng tropa natin. Leomord Coco, out of muna. Way of the Dragon coming from Yelly Haze. Abyssal Arrow will connect, pero hindi na susundan. That's 3-4 non-exchange. Kita mo naman. God. Tumatama yung arrow, pero masyado malalim tinatamad, which is hindi mo naman pwede dive in. Ang ganda sana nung ano, nung Hurricane Dance ni Akai, pero the rock. Isang malaking bato mula kay EJ ang nakaharang mula sa Signal Ultra Warriors. Great sa kanilang ball. Pinapangharap na objective. Ang ganda na ng team fight. Pero sabi ni EJ, oops, bawal kayo pumasok. Bouncer na bouncer. Great wall of EJ. Ika nga dito, focus fire naman dito. Way of the Dragon na naman, protect this cushion mga sir. Focus fire. Napakaganda ng position dito ni Rebo. And Altus will go down as well. Hindi pa rin nakakuha ng momentum pabalik dito ang Signal Ultra Warriors. Na-pick off pa yung susi nila para sa late game later on. Oh, Bloodlust Axe picked up here by the Leomord. The buff there will not be reset. The Signal Ultra Warriors medyo late sila dito. And Coco, he wants to start the Lord. Kailangan na nilang tapusin daw to dahil gusto na nila mag-game 2. Kailangan na nilang bigyan to eh. And, pero ha, yung pinag-usapan natin kanina, most of the game 1 ng Signal Ultra natatalo. Oo, remember, comeback kings pa rin to. So they are not fully out of this game. There's still a condition for Signal Ultra Warriors to take this one out. Mispositioning coming from tropa natin. Now, namatay na si Franco. Hindi ka pwedeng pag-alagala eh. Lalo't alam nila yung ano eh, yung vision dito. Oh, Hurricane Dance, show this one. Power Tower ba? Show yan. Yelly Haze yan. Hindi pwede yun. Malikot to, sir. Tamang ano lang, shaken and bacon. Huhulihin mo eh. Huhulihin mo. Hindi mo huli ka, pero di ka kulong. Yun, sir. And Yelly Haze dito. Grabe naman. Eto na, Lord. Kumaakbang kaluwat kanan. Going on to the top lane. And still, sabi nila, have faith. Have faith lang tayo dito sa Altus, Yaku. Ano kailangan gawin dito ni Yaku? Sa tingin mo, it's already 10 minutes. Comeback potential. Medyo limited yung comeback ng Signal Ultra Wars dito eh. If there was a Bounty Hunter on the Altus, that's actually rare. Pero kung yun yung meron si Altus dito, they might have the conditions. Pero high and dry yung emblem niya rito. The problem is yung Brand E Pro hindi naman naghihiwa-hiwalay. Yun ang problema dito. Hoy, nice dodge! Grabe naman! Napag-aralan talaga dito. Tinan mo yung focus fire nila. Going on the way of the dragon. Kinancel dito ng tropa natin. One charge sa apat. Sabay sumabog at show. Namatay din ang Aldous. 2-for-1 exchange in favor of Brent. Dalawahin na natin. Double kill. Oh, Yuji! Yuji! Grabe naman sumabog din. Oh my God! That's a first wipeout. 10 minutes! Two lanes being pushed in by Brent Ebro. Kaya nilang tapusin to. They're gonna take out the last remaining tower from Signal Ultra Wars. Patay pa lahat! Wala nang ano ulit. Pinag-uusapan natin kahapon, wala nang ligaw-ligaw. Sakot agad! Tapusin agad natin to! Brenny, bro! Game 1! Woo! Beautiful game from this squad. Ayan, another...